Hello and welcome guys! Ngayon nga pag-uusapan natin ang isa sa pinakamabilis at isa sa pinaka-unique na ninja sa mundo ng Naruto. Eto nga si Kiba Inuzuka. Pag-uusapan natin yung mga perks at ability niya. At bakit nga ba sayang na character etong si Kiba? So guys, isa etong si Kiba sa pinakamaangas na ninja ng Konoha 12 back during early Naruto series. Na-amaze din ako sa character netong si Kiba noong elementary pa lang ako mga men. Lalo na nung time na ginamit niya yung two-headed wolf kay Sakun at Ukon. Naku guys, iniisip ko talaga that time noong bata pa ako, mga grade 5 ata ako nun. Iniisip ko na mas malakas pa siguro etong character na to sa kay Naruto at Sasuke. Dahil lang sa two-headed wolf transformation. Grade 5 kasi ako noon guys at first time ko manood ng Naruto. Siyempre, first time ko din nakita itong two-headed wolf transformation ni Kiba. Kaya nga, na-hype ako ng sobra. Sobrang bangis kasi guys. So, comment kayo sa ibaba guys kung parehas nga tayong na-hype nung first time nyo nakita itong two-headed wolf transformation ni Kiba. And anyway, bago nga natin tirahin ang topic na to mga men, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. Kiba Inuzuka, isa sa naging pangunahing karakter ng Naruto anime at manga series. Sa Boruto Next Generation, kukonti na nga lang yung exposure niya. So side character na lang siya dun guys. Anyway, kabilang siya sa angka ng Inuzuka sa bayan ng Konoha at member ng Team Kurenai, kasama si Shino, Hinata at syempre ng kanyang aso na si Akamaru. Ang Inuzuka clan na kinabibilangan ni Kiba ay isang pamilya ng ninja sa bayan ng Konoha na kilala sa paggamit ng Ninken. Nagamit nga nila sa pakikipaglaban. Makikilala nga sila sa kanilang mga tattoo sa pisngi na somewhat hugis pangil. Ang bawat miyembro ng Inuzuka clan ay binibigyan ng kanilang sariling canine partner kapag sila ay umabot na sa tamang edad. Pagkatapos nun, ang ninja at ang kanilang mga aso ay halos hindi na mapaghiwalay, tulad ni Kiba at Akamaru. Sila nga ay lumalaban gamit ng cooperation ninjutsu, gaya ng fang passing fang at fang rotating fang techniques. Pagdating sa mga labanan, lalo na sa mga hand-to-hand combat, may advantage talaga etong si Kiba at Akamaru dahil dalawa nga sila. Kaya mag-transform ni Akamaru as Kiba gamit ng beast-human transformation. At after nga niyan, para nga mas maging malakas pa sila ni Akamaru, ginagamit niya ang ninja art beast-human mimicry all force jutsu. So gamit nga ng jutsu na to, mas nagiging mabangis pa nga yung appearance ni Kiba at Akamaru. Mas humahaba yung pangil at kuko nila. At gamit nga din ng jutsu na to, parang wild animal nga din yung galawan ni Kiba. Mas mabilis at mas wild. Ang fighting stance niya ay nakadapa na parabang mabangis na hayop. Parang ano guys, parang manlalapa na hayop. Meron ngang dalawang napakagandang naging laban etong si Kiba. Una nga ay during Chunin exams laban kay Naruto. Well, kung ikukumpara nga natin etong si Naruto at Kiba dito, based sa kanilang fighting style, mas cool etong si Kiba. Kasi nga may dating yung fighting style niya. Para nga siyang wild animal. Plus, kakaiba siya sa lahat. Dahil siya lang yung merong dalang battle pet during Chunin exams. Maganda yung mga naging combo nila ni Akamaru dito. Pero yun nga, natalo pa din siya ni Naruto. Genius din kasi yung ginawang pagpapalit niyo ni Naruto dito guys. At yung pinaka the best ay yung utot niya. Yung utot niya talaga yung nakatalo kay Kiba, di ba? Well anyway, ang ikalawang best fight niya naman ay kay Ukon at Sakon during Sasuke recovery mission. So dito nga guys, dihado talaga si Kiba, knowing na meron silang cursed seal. High Chunin to low Jonin level etong si Ukon at Sakon. At isa pa, meron silang Keki Genkai, kung saan kaya nga nila mag-merge at mag-separate ng katawan. Well, ibe-breakdown din natin etong about sa Sound 4 sa mga susunod na content. Anyway, malayo nga yung agwat ng lakas at mga abilidad nila. Pero maganda yung pinakita nila na teamwork ni Akamaru. Lalo pa nang ginawa nila etong human-beast combination transformation, ang double-headed wolf, kung saan nahati nga nila etong si Ukon at Sakon. Sobrang angas nitong jutsu nila mga men. So, napakasayang na character na to guys.
In my own perspective lang, napakaganda ng paggagawa ng karakter na to at yung konsepto na meron nga siyang ninja hound. So parang same nga din sa mga MMORPG games. A character, tapos meron kang battle pet. So naalala ko nga guys, yung pet ko sa Ninja Saga. Meron nga akong pet doon na si Iriko, isa din siyang aso, parang si Akamaru. Anyway, back tayo dito sa kay Kiba. So every time nga na nasa combat situation si Kiba, gamit na gamit talaga sa bakbakan si Akamaru. Isa sa pinakapaborito ko dito ay yung mga combo nila during Chunin exam sa early Naruto series. So sabay-sabay nga natin ngayon panoorin etong replay ng laban ni Kiba at Naruto. Balikan natin kung gaano kaangas at napakaangas ni Kiba back in the good old days. Art of Beast Mimicry, All Force Jutsu. Here I come. This! Let's go, Akamaru! Beast Mimicry! So nakita naman natin guys kung paano makipaglaban si Kiba. Meron din siyang ginagamit na food pills kung saan nagiging doble nga yung chakra niya. Mas bumabangis nga yung mukha niya. At yung galawan niya nga para na talagang mabangis na hayop. Pero still, natalo pa din siya ni Naruto dito. During 4th Ninja War naman, pinakitaan ni Kiba si Naruto ng bago niya daw na jutsu. So una nga, gumawa siya ng Kagebunshin technique, isang clone lang. Pero 3 times stronger nga daw ito sa normal clone. Tapos ginamit niya dito ang Beast Team Transformation Combo, Three-Headed Wolf. So eto nga yung tinatawag na Cerberus. Nadagdagan lang ng isang ulo ang double-headed wolf niya dati. Pero yun nga, syempre mas malakas ang destructive force nito kumpara dati. Sa Boruto guys, nag-e-exist pa din etong si Kiba. So kasama niya pa nga din etong si Akamaru. At matanda na nga etong si Akamaru guys. Imagine, bata pa lang si Kiba, andyan na si Akamaru. So sa mga na-research ko nga sa internet guys, 20 years old na daw etong si Akamaru sa Boruto. Pero according sa solving ko, nasa 27 years old na si Akamaru. 5 years old binigay si Akamaru kay Kiba. So sa Boruto nga, magkasing edad lang si Kiba at Naruto, 32 years old, kaya 27 si Akamaru. Anyway, meron nga siyang bagong aso, eto nga si Akemaru. Kulay pula to na parang nakakain ng food pills, pero normal na kulay lang to guys. So wala na nga halos screen time etong si Kiba sa Boruto. Last natin siya nakita nung tumulong siya sa pagpigil kay Ishiki. Sana pinakita man lang na gumamit siya ng Fang Rotating Fang Jutsu against kay Ishiki, di ba? Kahit for the last time man lang. Pero yun nga, hindi pinakita. Para sa akin guys, maganda sana kung kinuha ni Naruto na bodyguard si Kiba. Maganda yung mga perks niya. Kaya niya mag-track ng mga bagay at mga kalaban gamit ng pang-amoy. Ibang-iba yung senses niya sa mga normal na ninja. Para siyang sensory battle type ninja. Well, yun nga. Sayang at hindi na-develop ng gusto ang character ni Kiba. Isa to sa unique at napakaangas na character sa mundo ng Naruto. Kayo ba guys, ano sa tingin nyo? Naastigan din ba kayo kay Kiba? Kung hindi, comment no. At kung nagustuhan nyo man ang topic natin na to ngayon mga men, paki-like naman as a support sa ating channel. At mag-comment ka lang kayo ng mga content nyo na gusto nyo dyan sa ibaba. Para magawa ko yan in the future. Maraming salamat guys. Keep safe and God bless. Abang lang sa iba pa nating upload na videos. Love you all. Peace out.